Yes, good morning, good morning, good morning, everyone! By the way, I'm Coach Judith, and for today's episode, yan, ipapakita ko po sa inyo ang ating task na ginawa for our first training na kung saan naatasan po ang inyong lungkot to make a 100 chart ng market trend, which ang market trend po is uptrend, downtrend, and sideways. Na kung saan, yan, gagawin po, ginawa ko po yun sa tradingview.com. Ngayon, i-double check natin or i-check natin yung mga nagawa kong 100 chart. Tingnan natin kung tama ba yung nagawa natin and i-correct natin by ourselves kung talagang may mali ako. Actually, papakita ko sa inyo yung maling nasabi, which is, yung coach ko po is, chinek niya talaga to last time. And may nakita akong mga mali din sa nagawa ko. And ikesa natin yung mga maling nagawa ko. Tara, samahan niyo po akong i-double check ang ating gawa. Let's go! Iyon, hello, hello again everyone. And ngayon, nandito na tayo sa ating task. Yan, kung mapapansin nyo, is, andito tayo sa task na kung saan eh, papakita ko sa inyo yung nagawa natin, which is 100 charts. Yan. Yan, ito yung up, yan, that long trend, which is uptrend. Ito po, hindi po ito reliable kasi masyado siyang, kung papansin nyo natin, yan, mag-drawing tayo ng konti. Yan, dito po, oh, tingnan nyo. Naka-sideway siya dito. Tsaka hindi siya 50% na nag-reverse. Kasi ang legit po na trend, like for example, for the uptrend, like for example, ito po uptrend. Tapos pag nag-reverse po siya, at least 50%. Yan. Which is, ganun po dapat yung ano natin. Yun yung legit na uptrend or downtrend. Yan. And ito sideways. Yan, ito uptrend, ito sideways, ito downtrend. Ito naman is, okay, ito po is hindi rin siya. Yan, i-correct natin yung mga sarili natin. Yan, nandito siya, naka-darbox pa rin siya. Pag sinabing, actually naka-ano lang do. Nagre-reverse-reverse lang siya ng ganun. Kasi, yan, hindi po siya uptrend. I-correct natin yung mga sarili natin. Ayan. Ganun din ito. Which is, ito, konti lang. Nagkaroon naman siya ng dalawang uptrend. And ito, legit na sideways. Uptrend. Ito, more on, yan, sideways. Kung mag-shoot up siya dito or mag-break man siya, is uptrend na talaga siya. And ito, yan, sideways. Yan, downtrend. Ito is pinaghalong combination ko ito ng sideways and uptrend, downtrend and sideways, yan, sideways. Pinagmabilis hanapin po is yung sideways. Yan, ito, hindi po ito uptrend. Correction. Yan, papakita ko po sa inyo. Kasi andito yung support, andito yung resistance. Wait, yan, kung mapapansin nyo po yan. Diba? Kung mapapansin nyo, nandito lang siya sa box. Bumabalik-balik yung ano natin. Yan. Kaya hindi po siya. Hindi po siya uptrend. Yan. Mali po tayo dito. Then, eto. Hindi siya uptrend for me. Yan. Mali na ako. Which is na naintindihan ko na. Yan. Kumbaga, hindi siya 50%. Masyadong volatile yung market dito. And dito rin. Ganon din dito sa atin. Which is preferably, yan, pinaghahalong sideways yung mga nandiyan dito. Then, sideways to, eto, sideways to uptrend. Okay, ito. Downtrend to uptrend. Okay. Ito yung favorite na, ano ko, sa lahat. Which is eto. Yan, eto yung sideways part. Pero eto, may pattern to. Which is, ang tawag sa pattern nito is head and shoulder. Kumbaga, dito yung neckline. Pag na-break na yung neckline yan, that's the time na magbe-bearish yung market. Yan. Which is ito. Ito yung shoulder. Ito yung head. Yan. I hope na ito yung favorite na ano candlestick pattern ko, which is head and shoulder pattern. Yan. And next. Next naman natin.
Yan, downtrend and sideways. Ito more on sideways, yan. Uptrend, okay. Sideways and sideways. Yan, uptrend. Yan, uptrend. And ito ulit, head and shoulder pattern ulit to. Then downtrend, sideways, and downtrend. Yan, combination na siya. Then uptrend, sideways. Yan. Ito is sideways, downtrend. Yan, which is ito po. Kung mapapansin nyo, yan, ito. Kitang-kita na sideways talaga siya. Sa mga mag-forex po sa inyo yan, which is, ito yung pinaka-basic na pwede nyong matutunan, which is, i-identify nyo po muna sa different chart and currency pairs, crypto, or metals. Yan, ano yung tatlong klase ng trend. And next time po, ituturo ko naman sa inyo after the training namin ulit, which is the, ano yung advantage pag alam nyo na yung trend. Which is, ang next naman nun, is identify natin yung mga candle. Yan, candle. Excited na ako kasi may correlation pala yon. Kailangan ma-identify nyo muna yung trend para for the next training natin, ma-identify nyo na yung four types of candlestick na pinaka-basic din. Yan, sideways, yan. Yan, kailangan, yan, matutunan natin pala to. Kaya pala, ano, ito yung pinagawa sa akin. Pina-identify niya sa akin kung ano yung, para ma-familiarize ako with the trend. Kasi most of the time po, yan, ito lang naman talaga yung tatlong trend na hinahabangan natin. Which is pag nag-sideways, haabangan nyo na lang. Kung mag-break siya, pababa, which is mag-sell tayo, pag pababa, then pag pataas siya, nag-break siya, doon tayo magbabay. Yun po yun. Yun, gaya nito. Kung mapapansin nyo po dito, yan, ito yung sideways niya. Then, nung nag-break siya dito, that's the time kung pwede tayo mag-buy. Yan. Ito yung buying position na nag-break siya. Yan. After the sideways. Yun po talaga yan. Then, yan. Ganon din ito. Yan. Uptrend. Yan. Downtrend. Uptrend. Yan. Sideways. Yan. Downtrend. Sideways. Yan. Familiarize po kayo dito kasi nga, yan. Ito, gaya nito. Ang ganda ng example natin dito. Ang kanina, kung nakita nyo po, ito is a sideways pattern, which is nag-congest lang siya. And then dumating siya dito, yan. Pwede dito, we have the entry, which is we can sell. Yan, ang haba ng pattern, no? Imagine nyo po, ang haba ng tinakbo ng market. Yun po yung importante pag nalaman nyo po yung trend and where to buy or where to sell. Yan, uptrend, sideways, uptrend, downtrend, sideways, yan. Yan po yun. And, yan. Yan, eto sideways. Most of the time, pag natatapos na po yung trend, nagkakaroon siya ulit ng sideways. Napansin nyo po ba na sa tatlong trends natin? Yan, kunwari eto, para ma-familiarize kayo. Tayo pala. Ito, nag-sideway siya after the downtrend. Napansin niyo po. After the downtrend, nag-sideway siya. Ngayon, yung na-break niya na dito, nag-uptrend siya ng konti. Parang pumalo lang siya ulit dito. Yan. After niya dito, nag-sideways ulit siya dito. Nung nag-sideway siya, nag-break niya ulit. Yan. Nagbumuma ulit siya. Tapos nag-sideway siya ulit. That's the market. Yan po yung ginagalawa ng market. Kapag natatapos na yung trend, most of the time, nagkakaroon siya ng sideways. Tapos pag nag-break niya ulit yun, pwedeng pababa or pwedeng pataas siya ulit. Yan, downtrend, sideways, yan. Oops. Yan. Yan, ito po yung ating first task for my first training na gusto ko lang din po i-record ito for all of us kasi sabi ko nga po sa inyo, samahan niyo akong matuto to become a profitable trader. Kumbaga, ito yung journey ko na mini-enjoy ko, yung journey ko na kailangan kong seryosohin and commit yung sarili ko for this. Kasi alam niyo po ba kung bakit ko ginagawa yung video? Is it dalawang purpose 'yon. Aside sa alam ko na maraming gustong mag-forex trading like me, pero walang opportunity na or walang nagtuturo ng mga basic. Kumbaga,
Even ako before, way back 2017 pa, gusto ko mag-forex trading. Pero wala sa akin nag-guide o nagtuturo paano ko siya gagawin. And gusto kong ma-inspired yung mga gustong mag-forex trading na limited lang yung fund or limited lang yung pang-training nila, wala sa kanilang mag-training. And eto, naisip ko na parang dual purpose na i-share ko yung, na-share ko yung natututunan ko. At the same time, ako din sa sarili ko is natututo ako. Kasi sabi nga, the more you learn, the more, kasi kapag nagtuturo daw tayo ng isang bagay na natutunan natin, that's the time na natututo talaga tayo. Kaya parang yung ina-impart ko na knowledge, gusto ko pong i-share sa inyo para at least vice versa. Kumbaga, natututo ako, pero in myself, mas doble po yung natutunan ko kasi nga nai-share ko sa inyo or na-impart ko sa inyo yung natutunan ko. Kaya yun po yung goal talaga ng yung goal ng aking channel na I hope na matulungan din po yung mga interesado mag-forex sa crypto or sa stocks or gustong matutunan yung pagti-trading. Which is, sana po samahan niyo ako sa journey ko na to. And sasagain natin na magtuloy-tuloy tayo sa business na to. Kasi yung negosyo po na to is a long-term business. Sabi ko nga, way back 2020 lang ako nag-start. And first 2 years ko pa lang sa journey na to. Hindi madali, pero alam ko na in 5 years to 10 years from now, it is more worth it na na-establish ko na yung foundation ng business na ginagawa ko. Kasi doing the business is for the first 5 years, isaset mo parang lang dyan yung ano mo, yung foundation mo doing the business. Yung mga alamin mo kailangan mong matutunan, that's the basic foundation ng business na to. And ini-enjoy ko lang po. And like now, unti-unti, mas nasa-simplified na. Kasi sabi ko nga, from time to time, every day na nag-inaaral ko siya, ginagawa ko to. Parang every time, na-enjoy mo na lang yung ginagawa nyo. And sabi nga, ang isang natutunan ko na, ano, kapag nahihirapan daw tayo sa isang bagay, ituring lang natin ito na para tayo naglalaro. Actually, ako din, minsan kapag ano na, parang kaya nung nakaraan, parang itong 100, actually, parang sabi ko, nag-drawing lang ako, nag-enjoy lang ako, parang ganun. Para at least ma-inspire mo din yung sarili mo na gawin, continue gawin yung isang bagay na gusto mong gawin. And I know na magiging worth it ito in the future. Kumbaga, samahan niyo po ako. And for your, ano, for your support and love na din for me, samahan niyo ako na ano in journey ko yung negosyo na to. And yung mga gustong sumuport, just kindly subscribe, in-like niyo lang po yung mga videos and i-bell niyo lang po for more videos related to forex trading. Or any questions then or any na gusto niyo matutunan, pwede niyo po akong i-message for my FB page at Judith Buhalano. Or pwede nyo pong mag-comment kayo sa video na to kung ano po yung gusto nyong video na gusto nyong matutunan din, like me. Ayan, maraming salamat po. And I hope may natutunan naman kayo for this video. See you again for my next episode na kung saan from the, galing po dito sa ating market trend, ang susunod nito, it will be the candlestick. The 4 candlestick na i-elaborate natin dito. Ano yung mga nag-form ng candle during the uptrend and the downtrend? Yun po yung task, second task na gagawin ko for today para po for my next training din today. Yun, maraming salamat and I hope may na-impart na naman akong bagong information regarding sa forex trading business. Maraming salamat po. And God bless everyone. See you again on my next video. Bye!